Masusubukan natin ang trapal natin eh. Sobrang lakas ng hangin. Pero unat na unat yan. Batak na batak yan. Among base na. Pag napunit, edi punit. Nagpatay sa pa-extra ng tarp doon. Ganto sa loob ng hamok. So, naka-medyas ako, naka-leggings, tapos naka yung pantalon. Tapos ito, jacket ko. Baka gawin ko ang unan. Tapos naka-down jacket ako, nakakotoon ako sa loob. Tapos, ayan, may hoodie yung jacket ko. Ito ay version 2 ng one ply. Ayan, one ply yan. One ply. So, ibig sabihin ng one ply ay one layer ng fabric. So, yan. Yung gamit ng wife ko ay two ply. So, dalawang layer naman yun ang fabric. So, ito version 2 kasi, you know, fabric siya. Then, dito ay kulambo. So, yan. Konti lang yan. Yan, ah. Kanti lang yan. Tapos, bang gawi doon? Ayun, bang gawi doon. Ayan, yung itim na yan. Yung itim na yan. Yan yung pouch ng neto. Pouch na itong kulambo kasi nade-detach siya eh. Pero, naka-fix to. Hindi siya natatanggal talaga totally. Pwede mo lang siyang ilagay doon sa bag na yun. So, yun. Tapos, yung slider natin is reversible. Ayan. Pwede yan sa labas, pwede yan sa loob. O, pagka sa loob ka, pwede nalilito yung handle ng slider mo. Pagka sa labas ka naman, sa labas naman yung slider mo. Then, ito ay lagayan ng organizer pouch. Yung pinakabag ng kulam ng duyan, dito nilalagay yun. As of now, nilagyan ko siya ng power bank. Kita mo yung ilaw na yan. Diyan nakalagay sa labas kasi yung power bank. So hindi ko na tinanggal yung pinakabag. So power bank nakalagay doon para hindi malaglag yung power bank. Tapos ito naman, adjustable to. So ito, naka-adjust siya sa sakto lang, hindi na si-stress yung ano. Ayun oh, kita mo 'di ba? Maluwag. So sakto lang, hindi na stress yung fabric at yung kulambo. So yun kasi yung importante doon. So para hindi ma-stress, mapunit, so yun yung iniingatan natin doon. Kaya sakto lang eh, no? Meron siyang space, hindi siya nababatak. Okay. O, so yan yung dulo. So yan, nandito yung cord bracelet. Tapos nandito yung grilo. So ito ay, nung ginawa ko to ay nung 420 Philippines nung Bataan. Ayan. Kaya Rastafari. So yun, ginagamit ko. So malakas yung hangin sa labas pero hindi direct na pumapasok dito sa loob. So meron akong ventilation. Ito lang yung ventilation ko. So yan lang yung ventilation. May pumapasok na hangin pero na totally lahat ng hangin pumapasok kasi fabric siya. Yun yung kagandaan sa fabric. Kaya version 2 siya. Yung version 1 neto, lahat to puro kulambo, puro net. So wala siyang fabric. So yun naman, papasok naman lahat ng hangin doon from outside kasi nga kagaya niyan, halimbawa dito sa mahangin, papasok yan direct dito. So ganun siya. Yun po yung gaibahan ng version 1 at ng version 2. So yun, ako 5'7 ako. Maraming space. Ayan o, dito, right ang space. Diba? Right ang space. Napakaluwag. Ayan, napakaluwag. Ito ay 5 feet yung lapad na ito. So, ito yung standard size natin. So, kung magsisigiging 6 foot ka, pasok ko pa rin naman dito. Pero, mas maganda kung mas mahaba yung tuyan mo, king size.
no? Ako 5'7 ako, tapos 94 kilo. So, yun. Ganyan siya. Ayan, so, thank you. Thank you, thank you, thank you. Good morning. Isa, napakalamig at napakahangin na buong magdamag. Pagpupunta kayo dito, prepare kayo sa lamig tsaka sa hangin. So kami, nakaduyan kami. So okay lang naman. Mas prepare kung doon kayo sa baba maghahamok. Kasi dito kasi sa pinirastuhan namin, open na open siya. Kaya sobrang lakas ng hangin. Salong-salo namin. Yung tarp, okay naman yung tarp. Nagising-gising ako kanila. So, yun. Labas na tayo. Magluto tayong breakfast. Tignan natin ang ganda ng labas. Good morning, base camp.